sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang tila nga mapagbiro ang tadhana. Ito ang naging komento ng ilang mga netizen. Matapos ang proyektong 11.2 bilyong megadam sa Iloilo ng dating senator na si Franklin Drilon ay itutuloy na tatapusin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi na nga mapipigilan pa. Mga ipinangako ng Pangulong Bongbong Marcos, unti-unti nang natutupad. Mga proyekto ng nagdaang administrasyon, kanya nang ipagpapatuloy at tatapusin. At ang isa na nga dito ay ang 11.2 billion megadam na proyekto sa Iloilo na kilalang baluarte ni dating Senator Franklin Drilon at kabilang din siya sa mga namuno sa pagtulag ng proyektong ito na alam naman nating matagal ring naupo sa Senado sa panahon ng mga dilawan. Ngunit kahit may partisipasyon pa ng isang di umano'y dilawan na kilalang mahilig mang tuligsa sa Pangulo para sa pakanan ng sambayan ng Pilipino, walang pinipili ang Pangulong Bongbong Marcos na tutulungan kahit na dilawan pa ang nagsimula basta't makakabuti sa taong bayan at sa bansang Pilipinas. Ang Mega Dam Project sa Iloilo na proyekto ng National Irrigation Administration ay ang kauna-unahang malakihang water reservoir na ginawa sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Ang Mega Dam na ito ay nakikitang nagbibigay ng kritikal na suporta na kailangan ng mga magsasaka sa Iloilo at sektor ng agrikultura upang mapabuti ang ani. Inaasahan ang taong produksyon ng bigas sa Iloilo sa 300,000 metriko tonelada mula sa 140,000 metrikong tonelada at gayon din ang pagpapalawak ng mga lugar ng produksyon ng tubo at iba pang pataniman. Ang dam na ito ay may capacity na 250.70 million cubic meter para sa irrigasyon at bulk water supply. Kaya nitong suplayan ng tubig ang irrigasyon ng 31,000 hektarya ng lupain sa Iloilo para mapataas ang produksyon ng bigas sa lalawigan. Mayroon din itong flood component para maiwasan ang malawakang pagbaha kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya naman isang napakagandang balita dahil 65% ng construction ngayon ang natatapos na at magiging fully operational sa taong 2025. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang natuwa dahil kahit na may partisipasyon ng isang di umano'y dilawan ay hindi nagdalawang isip ang Pangulo na ipagpatuloy at tapusin ang nasabing proyekto. Basta't para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, walang pinipili ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ang tunay na sumisimbolo ng pagkakaisa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, "Nako Drilon, di mo natapos ang dam project mo sa jurisdiction mo. Nyari Sir Frank,
Di mo kapartido ang mag-accomplish ng project mo. Di kaya nakakahiya naman sa'yo. Sana mapahaba ang tulog mo. Miss mo na ba yung tulugan mo sa Senado? Ay nako Drilon, ang tagal mo na sa Senado. Wala pa rin. Sayang ang pinapasahod sa'yo. Mabuti na lang may PBBM kaming nagmamahal sa bansang Pilipinas. Mabuhay ka, PBBM! Lahat ng project ng gobyerno sa Iloilo ay dumadaan kay Drilon. Matagal nang hinihintay ng mga Ilonggo ang malawak na irigasyon, pero hindi naibigay simula ng administrasyon ni Cory. Salamat kay PBBM at ipinagpatuloy niya ang mga projects noon ng kanyang ama. Malaking tulong yan sa malawak na palayan dito sa Iloilo. Yan ang Pangulo ng Pilipinas. PBBM walang sinasayang na oras. Mga pinangako, unti-unting tinutupad. Yan ang tatak, Marcos. Thank you, PBBM, sa pagmamahal sa bayan. Kahit sa dami ng naninira sa inyo, thank you, Lord, at ibinalik mo ang mga Marcos ulit para sa bansang Pilipinas. PBBM will make this nation great again. Wow, grabe, nakakaiyak ang sunod-sunod na project ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang nakaka-bless talaga. Kinikilabutan kami sa lahat ng ginagawa niyo po, mahal na presidente. Down to earth po talaga siya. End quote. Si Drilon, inako na ang lumulubog na tulay sa Iloilo, yung Ungka flyover. Anyway, sabi ni Drilon, I won't disown flyover. DPWH told to come up with engineering interventions. Ayun, no? Husay! Iloilo City, the controversial 680 million pesos. Ungka flyover in Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo is one of the last big ticket projects that then Senator Franklin Drilon worked on before retiring from public service in June last year. Does he still consider it a legacy project? Ayun, yun ang tanong. Inaangkin mo pa rin ba itong proyekto na ito? I know that what you would like me to say is to disown it. I will not. Oh, kanya pa rin daw yan. Proyekto ko to, sabi niya, akin to. Pero yung kapalpakan, ayaw mo angkin, ano? Ito yung balita nila kanina tungkol dyan. Itinuturing pa rin ni former Senator Franklin Drilon na legacy project ang 680 million pesos na Ungka flyover. Sa kabila ng kaliwat kanang kontrobersiya na kinakaharap ng proyekto na matagal nang nakatiwangwang sa Iloilo at hindi pa nagagamit. Ang naturang flyover ay isa sa huling pet projects ng Ilonggo Senator bago ito nagretiro sa politika noong 2022. Sa panayam ng Bombo Radio kay Drilon, sinabi nitong naniniwala siyang malulutas sa mga problema sa proyekto. Aniya, pinaghirapan niyang hanapan noon ng pondo ang flyover project dahil nais nitong mas mapadali ang biyahe ng mga motorista. Tumulubog talaga siya. January 2020 nang sinimula ng proyekto at July 2021 sana ang unang deadline nito. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito natatapos. 680 million pesos ang original budget. Wow, sayang pera. Ngunit dahil sa mga patong-patong na mga depekto, gumastos ang gobyerno ng 13 million pesos para sa geotechnical investigation na isinagawa ng third-party consulting firm. Pagkatapos ng investigasyon, lumabas na nangangailangan ito ng karagdagang 250 million pesos para maayos ang proyekto bago pa man ito magamit ng publiko. My primary concern on the flyover is to have it repaired, whatever defects there are, to have it remedied as soon as possible. When I allocated funds for that, it was the purpose of making travel convenient for the people. Yung purpose mo. So I do hope and I urge the Department of Public Works and Highways come up with the engineering intervention necessary so that our people can use the flyover. And that is a project that I work on, that there may be problems, are problems that are solvable, I urge solvable. That whatever defects there are should be addressed as it is being addressed. Si former Senator Franklin Drilon para sa Bombo Network News. Kagastos ka ng another 200 million pesos para isolve yung defects na yan. Alam nyo mga kuchero, 680 million na yung ginastos sa construction. Ganong kadalas kayong may nababalitaan sa kahit anong construction dito sa Pilipinas? How often do you hear a bridge or a flyover? Nag-uutuan ba tayo dito? Naglolokohan ba tayo dito? Former Senator Franklin Drilon, gumastos ng 680 million para dyan sa flyover na yan. Tapos hindi magamit. Dahil hindi magamit, kailangan imbestigahan para magamit, di ba? So ang ginawa, gumastos ng another 13 million. At wala pang ROI, hindi pa bumabalik. Kasi walang pakinabang, hindi nagagamit. Tapos ngayon, sabi ng DPWH, kailangan parang gumastos ng additional 200 million pesos para lang ayusin. Flyover na yan. So, ibig sabihin, all in all, gagastos ng 893 million, gumagas, well, di pa naman ginagastos yung 200 million. Pero,
potentially gagasto siya ng over 800 million para lang maging usable tong tulay na to. Tanuhan ni Eco Bridge nila, ay panahon pa ni Apple Akay, matibay na matibay, hanggang ngayon nandiyan pa rin ang haba-haba nung San Juan Eco Bridge. Tapos ito, ilang kilometro lang, 680 million na yung ginastos, kagdadagdag pa ng another 200 million para lang ayusin, para mapatakbo. Something is definitely wrong here. Magdapat magkaroon ng congressional inquiry dito eh. Hindi dapat nagkaganito to. Kasi mga kotsero, ulitin ko lang, hindi ho madalas na mayroong flyover na itinatayo ang national government na pumapalya. At the very least, Franklin Drilon, you should get to the bottom of this. Hindi pwede yung statement mo dito, project mo to eh, dapat ikaw yung naghahabol dito. Hindi pwede dito yung sinasabi mo na, I urge whatever defects there are should be addressed and hopefully finished in due time. Hindi ubra yan. May impluensya ka, di ba? Naging, if I'm not mistaken, naging Senate President pa nga to eh. Ilang term ka naging senador? Ma-impluensya ka, ang dami-dami mong pera, habulin mo! Ano ba talaga nangyari dyan? Kasi mga kotsero, ito kasi ang problema dyan. Dito, ang sagot niya, I urge that whatever happens, ganyan-ganyan, whatever defects there should be addressed and hopefully be finished in due time. Eh, nung panahon ng build, kulang na lang sabihin mo, palpak eh. Sabi ni Drilon niya, no? build is a dismal failure. Ay, naku naman, kumpara naman yung sa tulay na pipinatayo mo, yung build hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Yung Pantalyon Estrella Bridge, if I'm not mistaken, kasama yun dun. Pero masabi ni Drilon, sabi niya, a lawmaker has expressed dismay over the administration's flagship infrastructure progress. On Tuesday, Senate Minority Leader Franklin Drilon said, sad to say, the build program of this administration is a dismal failure. Sa Tagalog, palpak, yun na lang talaga. Sobrang palpak, dismal failure ang build daw. We have only 2.5 years left of this administration. I don't think any substantial progress in so far as the program is concerned will be achieved. The execution is simply dismal. Iisa na nga lang ang proyekto mo, yan tulay na yan, hindi mo pa pinagawa ng maayos. Pinonduhan mo. Pinagawa mo sa DPWH. O tapos, after nun, ano nangyari? Ba't lumubog? E responsibilidad mo yan. Pinonduhan mo yan eh. Hindi ka ba nanghihinayang sa pera na sinabi mong pinaghirapan mo na kunin para mapondohan yan? Manghinayang ka na naman. Manghinayang ka naman. Pala, man na naman. 680 million yung pinuhunan nyo dyan. Tapos hindi mapakinabangan. Ano masasagot mo lang? I hope whatever the fix will be fixed in due time, etc., etc. Yung Estrella Pantalyon Bridge sa Pasig, Binondo Intramuros Bridge, yung mga proyekto sa Clark, at saka yung Clark Airport. Nakatayo pa naman yung Clark Airport, di ba? Nagagamit naman eh. Estrella Pantalyon Bridge, as far as I know, nagagamit naman yan ngayon. Dismal failure daw. Ba't nagagamit? Binondo Intramuros Bridge, as far as I know, nagagamit din ngayon. No, delayed nga lang kasi nga, China. But nagagamit. Hindi yung after 1 week, pag open mo after 1 week, kailangan pong isara. Bakit? Baka ho kasi maputol. Baka ho kasi gumuho yung tulay eh. Mamatay tayong lahat. Naging ma-impluensya ka sa Senado, naging minority leader ka, etc. Ang dami-dami nyo ng pera. Tapos hindi mo mahabol, habulin mo. Hindi yung ganito. Kaya kaya ang hirap irespeto ng mga dilawang corn beef eh. Bakit? Dahil sa mga ganitong klaseng gawa. Wala eh. Wala man lang apology. Di ba? Tapos parang siya pa yung may angas. Siya pa yung merong angas para sabihin na, hindi, alam ko gusto nyong i-disown ko yan. Pero hindi ko di-disown niya. Maangas ka pa. Sana di na tumakbo to, no? Sana magtuloy-tuloy na yung kanyang retirement until his old age, di ba? Para para wala nang, grabe to si Drilon. Ibang level. Just do your job. Or at least follow through dito sa proyekto mo to eh. Tapos papasa mo sa DPWH yung, or kung sino man yung dapat mag-repair. Proyekto mo to eh. Kumbaga sa baby, hindi mo siya pinagtapos ng pag-aaral kasi hindi niya kayang tumayo sa kanyang sariling pa. Literal na hindi niya kayang tumayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.